you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Ng mga kalahok ng ating programa. Welcome sa bagong episode ng Ating Eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Sa episode na ito, pag-aaralan naman natin ang isang mahalagang gawain sa pagtatanim, ang pagpapatubig. Isang simpleng gawain sa kabuuang pamamahala ng ating taniman. Ngunit, nararapat pa rin na siguruhin na tama ang ating pamamaraang ginagawa. Hindi kulang o sobra, kundi tamang balanse upang lumaki ng malusog ang ating mga halaman. Alamin natin ang iba't ibang paraan ng pagpapatubig mula sa aming licensed agriculturist, Hans Christopher Flores. Magandang araw mga ka-agri. Ako nga po pala si Hans Christopher C. Flores ng Information Services Section ng ATI Region 4A. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang pagpapatubig sa ating mga halaman at other cultural practices. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung bakit mahalaga ang tamang pagpapatubig ng ating mga pananim. Mahalaga ang tubig sa ating mga pananim dahil nagdadala ito ng mga mahalagang sustansya na galing sa lupa na siyang kailangan ng halaman. Kung walang sapat na tubig, ang mga cells ng halaman ay nagdudulot ito ng pagkalanta. Dinadala din ng tubig ang mga natunaw na sugar sa iba pang mga iba pang mga sustansya paloob ng halaman, kaya kung walang tamang balanse ng tubig, ang halaman ay nagiging kulang sa nutrisyon at mahina ang katawan. Tandaan natin na ang iba't ibang uri ng halaman ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng dami ng tubig. Dapat din na maisigurado natin na ang lupa ay may maayos na daluyan ng tubig dahil sa sobrang tubig ay nakaka-apekto sa halaman at maaaring pagmula ng mga sakit. Nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapatubig para sa ating mga pananim. Surface irrigation. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapatubig na kung saan ang tubig ay hinahayaang dumaloy sa mga kanal at pumantay sa taas ng kamang taniman. Madalas itong gamitin sa mga pananim na gulay. Ang surface irrigation ay kilala rin sa tawag na flood irrigation. Pangalawa, sprinkler irrigation. Ang sprinkler irrigation ay uri ng pagpapatubig na ginagamitan ng tubo na may sprinkler na kung saan ay nakokontrol nito ang buga ng tubig na kagaya ng patak ng ulan. Madalas itong gamitin sa mga pananim na pang-agrikultura, landscapes at golf courses. Pangatlo naman ay ang manual irrigation. Ito ay ang paraan ng pagdidilig ng ating nakasanayan. Madalas tayong sumasalok ng tubig sa balde upang ipangdidilig natin ito. Medyo matrabaho nga lang ang ganitong pamamaraan. Irrigation ay isang uri ng micro-irrigation system na naglalayong makatipid sa tubig at sustansya
sa pamamagitan ng marahan na pagtulo ng tubig sa mga ugat ng halaman. Maaaring ang pagpapatubig ay sa ibabaw o sa ilalim ng lupa. Ang layunin ng drip irrigation ay mailagay ang tubig direkta sa mga ugat upang mapaunti ang pagsingaw ng tubig. Naibabahagi nito ang mga tubig sa pamamagitan ng bulbula at tubo na konektado sa mismong ugat ng halaman. Upang mas lalo niyong maunawaan ang drip irrigation, ipapakita namin sa inyo ang pagsiset-up at ang mga gamit na inyong kakailanganin. Ngayon naman po ay dadako tayo sa paglalagay ng ating drip irrigation sa ating mga garden. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang mga parts para sa ating drip irrigation. Unang-una po ay ang ating tubo, drip tube na size na 16 mm. Kung mapapansin niyo po, meron po siyang butas kada ika 1 foot. Ito po. At para naman po pag dugsong-dugsongin ang ating drip tube, kailangan gagamit tayo ng barb elbow, barb T, drain line, adapter, filter. At saka hose faucet timer. Pero meron ding manual nito. Ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo yung naka-install na drip irrigation system. Ito po yung isang uri ng 1 dial 1 outlet hose faucet timer. Kung makikita nyo po yung kanyang mga buttons, nakikita nyo yung auto, set clock, time start, how long, how often, at saka kung papatayin nyo. Meron din naman po tayong manual button sa gilid at yung plus and minus sign kung sakaling i-adjust natin yung time. Ang bawat ganyan pong klase ng timer ay may kanya-kanya pong guide o manual. Kaya hindi ko ma-share sa inyo kung anong yung pinakang pagsiset ng time kasi baka yung mabili nyo ay iba dun sa brand na aming ginamit. So yan po yung example. Yung filter, tapos yung valve, tapos yung ito ho'y nakakonekta sa pinakang main ng ating tubo. Tapos pag in-open natin yung valve, pupunta sa filter, sa timer, at yung timer yung mag-seset ng paglabas ng mga tubig sa ating hose o sa ating drip hose. Bakit nga ba ito ang ginamit nating tubo? So, sasabihin nyo naman, pwede naman tayong gumamit ng mga PVC. Bubutasan lang natin, di ba, ng tama sa spacing o kaya yung ibang tubo. So, kaya po ito ang ginamit natin kasi papakita ko sa inyo nasa loob. Yan po siya. Ito po yung nagpapanatili ng daloy ng ating or kung gaano lang lumalabas yung tubig na kailangan. Halimbawa, sinet niyo siya ng 1 litro kada oras. So, eksakto pong 1 litro yung ilalabas niya. Unlike po dun sa ating mga normal na tubo o PVC na walang gantong pumipigil ng nilalabas na pressure, kaya po hindi sakto yung nilalabas nila. Pwedeng yung ibang butas, tulad-tulad sila nung sirit, yung iba naman po kukunti yung lumalabas, tas yung iba malakas yung labas ng tubig. Kapag ganun ho, hindi na precise yung nilalabas nating tubig para sa ating mga halaman o yung tinatawag na drip. Susunod ko naman pong ibabahagi sa inyo
ay ang ating mga iba pang pamamaraan sa pamamahala ng taniman o other cultural practices. Ang mulching o pagkilib ay isang proseso ng paglalagay ng mga material sa ibabaw ng lupa at ginagawa natin ito upang mapanatili itong basa dahil naiiwasan ito ang pagsingaw ng tubig lalo na kung taginit. Pangalawa naman po, nagiging mayabong ang mga lupa at mababawasan din ito ang paglago ng damo. Nagiging kaakit-akit din itong tingnan. Ang mulch ay maaaring permanent o tulad ng plastic mulching o kaya ay pansamantala tulad ng mga kusot at mga pinutol ng mga damo. Ang pangalawa naman po ay ang balag. Ang balag o trellis ay paggawa ng isang istruktura para sa mga halamang gumagapang. Madalas ito nangyari sa kawayan o plastic straw. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang sakit at upang mapadali ang pag-aani. At ang cultural practices naman po natin sa Ampalaya ay yung pinuputol po natin yung lateral vines kapag may haba na itong isang talampakan. At tinatanggal din po natin yung mga lumang dahon mula po sa pinakang base ng halaman hanggang isang metro po pataas. Ginagawa po natin ito upang buong makuha ng sanga na may bunga ang mga sustansya. At ang mga pinutol naman po nating lateral vines ay maaari natin gulayin. Ang hand pollinating naman po ay ginagawa natin sa ating mga panlim na kalabasa. Ginagawa po natin ito kapag walang bubuyog sa inyong taniman. Sa prosesong ito, pinapasok ang pollen ng lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak. Madali lamang malaman ang lalaking bulaklak kumpara sa babae dahil ang mga lalaking bulaklak ay may simpleng tangkay sa ilalim ng bulaklak habang ang mga babaeng bulaklak naman ay may maliit na kalabasa sa ilalim ng bulaklak nito. Sa pagsasagawa ng hand pollination, una, pedasin lang ang lalaking bulaklak, tanggalin ang mga talulot nito at ipahid ang pollen sa receptacle ng babaeng bulaklak. Mas mainam na gawin ito ng ika-6 hanggang ika-8 ng maaga. At bakit kailangan naman nating mag-prune ng herbs? Ito ay parang maging sagana ang paglaki nito at nagiging mayabong ang tubo nito at naiiwasan nito ang pamumulaklak at pagkakaroon ng binhi. Nagkakaroon din ng magandang daloy ng hangin at espasyo para sa iba pang halaman. Maaari din natin gamitin ang pinagputulan upang paramihin ang mga halaman. O paano naman po tayo mag-prune? Kung gagamit ng gunting o pruning shears para sa makapal na sanga ng halaman, linisin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpahid sa mga talim ng rubbing alcohol. Maaari din gumamit ng mga bleach na pang-disinfectant upang maiwasang kumalat ang mga sakit at impeksyon na dala ng amag. Simulan ang pagputol ng tanim na may habang 2-5 cm. Siguraduhin na mag-iwan ng matatag na mga dahon sa base nito. Ang lumang dahon ay nagbibigay ng suporta sa pangunahing istruktura ng halaman upang matulungan itong nakatayo. Panatilihin din na maayos ang daluyan ng hangin sa gitna ng halaman upang maiwasan ito ang pesteng insekto, sakit at problema sa mga amag. Siguraduhin din natin na dapat maayos ang pagkakaputol ng mga dahon sa tangkay. Matapos mag-prune, siguraduhin na tanggalin ng mga pinagputulan dahil maaari itong makapang-akit ng mga insekto na maaaring pagmula ng sakit. Huwag itapon ng mga pinagputulan. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang sahog sa inyong mga lutuin. Maaari nyo din gamitin ito sa pagpaparami pa ng halaman. Ngayon po ay naibahagi ko na po sa inyo ang mga iba't ibang pamamaraan ng pagpapatubig at pamamahalang kultural na maaari nating gamitin sa ating mga garden. Muli po, ako si Hans na nagiiwan po ng kasabihang ang ating hardin ay ang ating kaibigan na maaari nating bisitahin anumang oras. Salamat po!
Hazel. Iba-iba pala ang mga pangangailangan sa tubig ng mga halaman, ano? Tama ka dyan, Darren. Bukod sa uri ng tanim, nakadepende ito sa ating resources. Kung ito ay for household setup lang, pwede pa rin naman tayo sa manual na irrigation. Tandaan din natin ang mga itinurong iba't ibang pamamaraan ng pamamahala ng tanim tulad ng mulching o pagkikilip, paglalagay ng balak at pruning. Sa susunod na episode, may kinalaman pa rin sa tubig ang ating pag-uusapan. Ito ay ang hydroponics at aquaponics, mga innovative strategies sa pag-aalaga ng mga halaman. Ako muli, si Crisel Tenolete, ang inyong Agri-Eskwela Buddy. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa bagong video upload namin. Ako naman si Darren Baina, ang inyong online ka-eskwela. Manatiling nakatutok sa aming YouTube channel at sa programang hatid pa rin sa inyo ng ETI Calabarzon. Ating eskwelahan, gulayan sa pamayanan.